Good morning mga idol, ito Toyota Veloz naman yung gagawin natin. Ngayon kasi mayroong mga nagtatanong sa akin, Sir Idol, pwede bang magpagana ng dashcam? Meron bang gumagana na dashcam na 24 hours, nagsusurveillance? As in, talagang gumagana. As in, nagre-record siya para CCTV ng bahay. Yun, para CCTV sa mga mall. Ganun ba? Pwede ba yun? Actually mga idol, ang sagot doon, sa maiksing sagot is actually no. Yun. No ang sagot. Bakit? Kasi mga idol, ang dashcam natin malakas sa kuryente yan, no? Yung mismong battery niya, built-in battery niya, hindi niya kayang suportahan, no? Parang GoPro nga yan, na yung GoPro nga, 'di ba, pagkatuloy-tuloy nag-video yun, isang oras lang lobat na. Kahit masabi mong hindi GoPro yan, kahit mas matipid, siguro naman mga 3 oras lobat na yan. Hindi kaya nung battery itself. So ngayon, isa pang tanong, paano kung i-coconnect natin direkta sa battery? Katulad ng ginagawa ng iba. Pwede, pero hindi pa rin. Yun ang sagot ko naman. Bakit pwede na hindi? Pwede siya gumana, yes, gagana siya. Pero, ang hindi po pwede doon, malulobat yung sasakyan mo, idol. Kasi, kung ang kuryente niyan is 1 ampere, tapos ang battery mo maliit, siguro mga by 15 hours to 20 hours siyang gumagana, bagsak ang battery mo. Lalamunin niya yun. Ganun yun. So, sa madaling salita, pwede. Oo, possible. Kasi may supply eh. Pero, hindi pwede dahil matitirikan ka naman or hindi start yung battery mo kinabukasan. Yun. So, ngayon, ang tanong, anong way? Hindi naman pala pwede. But, ano pag-uusapan natin sa video nito? Ang pag-uusapan natin dito is meron bang way para mangyari yun? Yes, meron mga idol. Which is, kailangan mo lang ng tamang dashcam at tamang hardware kit. No, hardwire kit. Yun mga idol. Hindi yun porque may napanood kayo, winairan niya, na hinardwire niya, okay na yun. Hindi ganun. Kailangan yung dashcam ninyo at yung hardwire is kailangan nag-uusap para kapag nalaman nila na lobat na yung sasakyan, tigilan na natin, mag-stop na tayo kasi hindi makaka-start naman si idol kinabukasan pag gagamitin niya na. Yun, ganun dapat. Kailangan yung dashcam nyo at yung hardwire nyo nag-uusap. Yun mga idol, yun ang pag-uusapan natin at i-install natin dito sa Veloz na to. Tara. Okay, so mga idol, ito yung package natin, no? So, kung papansin ninyo, medyo mas bagong modelo ito. DDPi pa rin naman, N1 Dual, yan yung model niya, N1 Dual. Dual kasi, harap tsaka sa likod yung video niya. So, ngayon, mga idol, bakit ito yung napili namin, no? Kasi ito, mas maliit. Mamaya papakita ko rin sa inyo kung bakit maliit ang kailangan namin. And then, ito naman kasi, mga capabilities nito, halos pares lang naman ng lahat ng DDPi, ano? So, malinaw, syempre. Pero ito is my 24-hour parking monitor and IPS power management. Mamaya papakita ko rin yan kung bakit kailangan yan. At mahalaga yung IPS power management. Kasi, yan, dalawang yan ang i-discuss natin na special features nitong DDPi N1 Dual. No? Ngayon, meron din ako nito na tinatawag na hardwire kit. Yan mga idol. So, kailangan yung bumili nito. Ito isa nabibili ng hiwalay. Yan. Kasi ito mga idol, ito yung magsusupply sa kanya para sa 24 hours na operation. Yun mga idol. And then makikita ninyo, meron siyang ganito. Yan o. DDPi din yan. So, ang purpose nito is ito yung nakikipag-usap dito para ma-manage yung power at hindi kayo malobat. Mamaya naman, kinabukasan pag-start nyo, tirik ang mga sasakyan ninyo, ayaw umistart. Bakit? Kasi nga nalobat. So, yun ang nagpapahalaga sa kanila. So, Veloz natin, no? So, ito, tatanggalin mo to. Yun ang mahirap sa Veloz nga lang naman. Para makita mo yung fuse box niya. Kasi, magtatrabaho tayo sa mga fuse box niya. Ganun talaga. Kasi doon natin itatap yun. No? Ngayon, ito, sa ilalim, baklasin nyo lang. So, mayroon lang itong tornel yung ganyan, no? Then, ito, huhugutin nyo na. Huhugutin nyo lang ng ganyan, kabilaan. So, ganun ang style. Masyado malaki yung cover ng kanyang mga fuse. Yan. Etong buong to. Yan o. Kaya nga nandito yan yun. Yung guide. Okay. So, kailangan natin yan mamaya. Idol, no? Ito yung pag-uusapan natin. Ito kasi yung nagdadala dito sa video natin na to. Ito yung talagang main topic natin. Kung tama ba
napaganahin ng 24 hours yung inyong dashcam, yun mga idol. So marami kasi ako nakikitang nag-install nito mga idol, no. Hindi kasi ano to mga idol, hindi to basta-basta na porke may mabili kang ganito, pwede mo nang i-install sa inyong sasakyan. So may tendency na malobat yung inyong sasakyan. Hindi yun ganun kadali mga idol. Kasi ito, katulad nito, meron siyang ganito. So ito kasing kabling to is gawa rin ng DDPI and compatible silang dalawa, no? Ngayon bakit compatible? Ito kasi mga idol is may module na ganito na i-design talaga ni DDPI na pwedeng gamitin in 24 hours na service, no? Kasi ito mga idol, tong N1 Dual natin is meron nga siyang tinatawag na IPS yan, no? Power management. Hindi yun basta-basta na porque nakabili ka nga neto tas gusto mong gawin din sa dashcam mo. Hindi ganun ka-easy mga idol kasi may tendency malobat yung sasakyan ninyo. Etong dalawang to is mag-uusap to, yung dashcam tsaka ito. Mag-uusap yan para hindi malobat yung sasakyan ninyo. No? Ngayon, ang mangyari dyan, kunyari, binila mo lang ng kable. Pinagana mo 24 oras yung dashcam mo, ganito mangyayari dyan. Kasi ang consumption ng dashcam natin, karaniwan yan, 1 ampere. No? Yun yung consumption niya. Ngayon, yung battery ninyo, katulad nito sa Velos, karaniwan to, N40 ang battery nito. Alam ko, mga 35 ampere hour ang ano nun eh, ang capacity. So ibig sabihin ng 35 ampere hour, ibig sabihin kung 35 ampere ang consumption ninyo, tatagal lang siya ng 1 hour. Actually hindi nga ganun ka-accurate 'yun eh. Ganun 'yun, no. So ibig sabihin kung meron kang 1 ampere consumption per hour, ibig sabihin in 1 times 35 hours, 35 ganun 'yun, no. So 1 ampere times 35 hours. So kalalabasan ng mga idol, same lang na makukonsumo nyo yung 35 ampere hour. Ganun yun eh, no? So, katulad ng mga discussion ko, ampere times hours. Yun yung usapan nyo, kaya AH. Pagka milli hour, no? MAH, milli ampere hour. So, mas mababa yung kuryente nun. Pero pagka ampere hour na pinag-uusapan, kunyari, 1 ampere nga ang consumption mo, 1 ampere times mo sa 35 lang yun. Pagka 35 hours yun, bagsak ang baterya mo. No? So, hindi nga ganun ka rin. So hindi rin ganun ka-accurate ang battery natin, 35 ampere ang claim nila doon, pero hindi talaga ganun ang capacity noon. Minsan kumalahati lang, bagsak na. So yun yung sinasabing depende rin kung anong klaseng battery, kung katulad nito, yung mga maintenance free versus sa mga lithium versus sa mga kung ano-ano, di ba kung ano-ano ang mga type ng battery ngayon, hindi ganun. So ngayon, ang ginagawa nito, mga idol, mamaya i-discuss ko mabuti. Ang ginagawa nito is nag-uusap nga sila. Pagka nag-uusap sila, sinabi niya, "Oy, na-detect ko mababa na yung voltage nito. May sinet tayong threshold na dapat hanggang 30 kasi 'di ba, ang battery natin pag bagong charge up, fully charge, maabot ng 13.5, 13.8. Ngayon, nag-set ka ng threshold na 13 volts lang. Pagka sinet mo yung 13 volts na 'yon at lumagpas na siya doon, magka-cut off na siya." 'Yun. So kasi ito nga no, kunyari ang consumption nga ng battery ng dashcam ninyo, let's say 2 ampere nga, meron din 2 ampere, meron 1.5, hindi natin masisiguro eh. Pero sigurado yan, hindi bababa ng 1 ampere. Ngayon kung 2 ampere per hour, ngayon kung 2 ampere ang lamon yan, mga idol, yung battery ninyo na 35 ampere hour, siguro mga 15 hours lang, todas na yun. Yun. Kaya hindi siya basta-basta, no? Kailangan may ka-activate siya na dashcam na compatible sa kabling ganito. Hindi basta-basta, kable ka lang ng kable. Hindi ganun mga idol. Kaya tara, tuloy natin. Okay, so mga idol, no, kakailanganin nyo ulit ito, yung ating pan-tester. Actually, kahit multi-tester, okay din naman. Pero ito kasi pinakamabilis. Kasi ang gagawin mo dyan is, kunyari, sumundot ka, no? Yan, no? Kunyari, sumundot ka dito ng source. Yan, no? Umiilaw siya. Kasi may mga hahanapin tayo. Ewan ko, nakikita nyo, umiilaw. Yan, basta umiilaw yan, no? Okay, so hindi ko man maipapakita lahat kasi masyadong malalim iyan o ganyan o. Yan yung kanyang mga fuses, no. Ang ginawa ko dyan, yung iba kasi is nagtatanggal ng fuse, then inire-replace nila yung ating holder. Kasi yung holder natin, so, actually yung pantap kasi natin na ito is actually ano rin, fuse din siya, no. So fuse din siya na ipinapasok mo na ng ganun. Okay, so ngayon, ang choice ko dyan is hindi na ako magbubunot, no? Kasi live naman talaga lahat yan eh. Pero kung mapapansin ninyo, yan o, meron siya mga parte na wala nakatusok. So may mga kailangan lang akong alamin kung magsasatisfy yung mga pin na yan, no?
So ibig sabihin, dyan ko pa rin siya itutusok. Ganito yan. Okay, so nag-test na ako dito kanina, no, para malaman ko. Ito, to. Itong S heater na to, no, is actually walang nakatusok sa akin. So depende kasi sa country and sa sasakyan na tinetest natin, no. So ito kasi, yung S heater, ano ba ibig sabihin? Siguro seat to, or ewan ko kung anong heater to. So sa atin, hindi natin ginagamit sa Pilipinas, no? So hindi nila nilagyan ng ganitong features ang ating Velos. And then, ito yung isa. Kasi kailangan ko ng dalawang supply. Yung isa naman is yung power seat. Ang alam ko, hindi power seat. O, tama. Okay, power seat. Oh, sorry. Yung isa naman is yung 10 ampere na defogger 2. Ang pagkakatanda ko na ano, mametetesting ko ulit. Basta itong defogger 2 na to, ang mangyayari dyan is yung secondary supply natin. Kasi dalawa yung supply natin eh. So ang kakailanganin ko is yung S heater at saka yung power seat pala. Yun, yung dalawang yun na gagamitin natin. Kasi itong mga idol, itong ating hardware na ating dashcam, makikita mo, meron siyang dalawang kable, isang dilaw, isang pula. So ACC, no, accessories, ganun ang ibig sabihin niyan. Then VCC. So itong VCC is ito yung galing sa battery na laging may laman. So kung papansin niyo, kapag nagwo-wiring tayo, halos parehas lang sila ng ano, nung amplifier, di ba? Nung mga may relay, ganyan. So meron siyang trigger, meron din siyang supply ng voltage, no. So ibig sabihin, mga idol, no, kasi kapag kayan, sinusim mo na, magbabago yung format na itong ating, yung pag-usap niya nga sa ating dashcam, kaya ganun yun. So ngayon, ACC, eto, magtetest ka ng fuse o ng saksakan na itong fuse na to, fuse top, no, na dapat meron lang siyang supply, eto, totong pula ha, na dapat meron siyang supply kapag ka nag-accessories ka na o nag-on ka na ng susi. Yun, dun lang siya dapat magkakasupply. And then, ito naman, itong VCC, is dapat, ito yung tutusukan ninyo na dapat lagi siyang may kuryente, mapa-on or off or whatsoever. So, ibig sabihin, consistent, lagi siyang may kuryente, hindi siya nakakat. Unlike na ito, pagka in-off nyo yung susi, makakat off yung kuryente. No? And then, yung isa, syempre, ano na to? Ground lang to. Yan o, ground. Okay, so sasample lang ko kayo kung paano mag-test nito ha. Ito yung sinasabi ko. Kasi mahirap lang tumusok eh, no? Pero sana maintindihan nyo na lang. Ito yung tutusukin ko ha. Ito yung part na to. So isang paa lang. Yung isa kasing paa niyan is papunta sa load. Isa papunta sa battery, no? Sa supply. So tutusok lang ako. Okay, so tinusok ko na siya, no? Okay. So, nakatusok siya ngayon. Nako, mahirap talaga ipakita. Pasensya ng mga idol. Pero ganyan yan. Sige, paki-on yung susi. Op. Okay, on. Yun. Nakita nyo? Nag-on ako. Gumana siya. Paki-off yung susi. Yun. Yun yung una nyong hahanapin. Yung isa. Which is, yun doon nakakabit yung ating accessories. ACC. Doon ko siya kukunin. And then, yung isa is, ito. Mahirap kunin. Okay, ito, toto. Yun. Dito. Yan o. Ito yung sinasabi ko. Na which is, pagka tinusok ko siya, mapa-on or off, gay, on mo yung susi. Okay, on na yun. O yan, on na. Meron siya. Off mo yung susi. O, di ba? Lagi siya may constant power. Whatsoever position ng susi, naka-on or off siya. So, yun yung natutusukan ko netong dalawang to. Yun. So, ito is dapat magkakaroon lang pagka naka-on ng susi. Pag in-off mo, mawawala ng kuryente. ACC yun. Ito yung constant. Meron siya laging kuryente. No? Mapa-on or off. Yun. Yun lang. And then ground. Which is, syempre, harap ka na nandiyan sa body. Ako, may nakita ako doon sa gilid eh. Ayan o. Yan. Basta yung tornillo. Yun o. Yun. Doon ko siya itutusok. Ayan. I-hook ko lang. So, yan o. Ito. Yan o. I-hook ko lang to. Doon. Yan. Yan, dyan. Okay? Sige. Tuloy tayo. Kapit ko muna itong mga to, ha? Basta ganun ang procedure natin. Ito is fuse din to. Kasi ito is dinesign lang para makatap siya doon. Pero ito yung actual na magiging fuse niya. So, kapag nagkaroon ng problema,
Check nyo to, may fuse to laman. Yan o. Yan o, oh. Bubog na fuse. Ha? Okay. Okay, tatap ko muna to. Tapos papakita ko sa inyo yung action na ito. Okay, so na-itap na natin. Ayun o, oh. Tingnan nyo, ang linis naman. O, oh, diba? Yan o. Oh. Okay, yun. O, oh. Diba? Yan yung pula. Ito yung dilaw. And then yung ground ko, ayun o. Oh. O, oh, diba? Wala akong sinugatan na wire. So, gumagana ngayon yan. Ito. Tapos tingin na natin. Yan yung ating kable. O, type C yan. Yung dulo niyan, type C. Okay. Okay. Ito na. Lipat na tayo dito sa ating dashcam, no? So, sinasabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng dashcam ay pare-pareho. Meron silang mga features na napakagaganda na katulad nito. Ito, no? Ang hinabol natin dito. Sabi ko nga sa inyo, ang dashcam, no, sa ngayon, lalo na itong mga DD5 branded na ganito, no, okay. Lalo na itong DD5, no, isa sa mga pinamagandang brand ngayon to, eh, no. So, yung image quality, sa mga madidilim, no, lahat naman sila ganyan na, malilinaw na, pero dito nagkakatalo. 24-hour parking monitoring, tsaka IPS, no. So, IPS power management. Okay. So, pag binuksan natin, na natin na. Iyan, oh, di ba? Mm. Ngayon, ano ba 'to? May sobre pa, baka may $1 dito, ah. Oh. 'Yon, user guide and then yung kanyang mga pandikit do sa salamin. Ilan pala kala ko may kasamang pera. And then ito syempre yung kanyang sa camera, no? Sa likod. Okay? And then, ito yung connection nila. So, mahaba ito mga idol, syempre. Papunta sa likod yan. And then, ito yung USB power, para sa power. No, mahaba rin yan. And then, ito yung kanyang power supply. Oh, di ba? So, hindi nyo nakakailanganin to. Pero, baka kailanganin nyo rin kung ayaw nyo mag 24 hours. Kung ayaw nyo bumili nito, kasi hiwalay nga itong binibili. Itong kable natin ng... Ayan o, pan 24 hours, no? Okay, and then, syempre, ito na yung mga, ito na yung mismong camera. Okay, so, nagre-record to ng audio. And then, ito yung mga bago nilang model. So, mas compact, mga idol. And, actually, kung gusto ninyo ng may tag doon, yung, so, mga idol, no, may mga model din ng DD5 na may kasamang monitor, pero this time, hindi kami nag-monitor. Bakit? Kasi ang sikip ng dashboard nito. Actually nung ano, nung windshield. Ang sikip. Kaya hindi namin pinili 'yon. Kasi hindi mo naman talaga titignan 'yan eh. Titignan mo lang 'yan kapag magmo-monitor ka na ng may nangyari, 'di ba? Okay. So testingin na natin kung gagana ano. 'Yan 'yung pinakamabilis na test niya niyo. Oh. Okay. So ngayon, hindi pa siya naka-setup eh. Pero i-on mo muna. Pa-i-on. Yeah. Yon. Okay na, nakaw na. Yon. So yon, nagsalita na, no? So mapapansin ninyo, nag-on pa rin siya, di ba? Nag-on siya during, nag-on ako ng susi, no? So, yan na, umiilaw ng mga idol. Yan na. So, gumagana na yan. Ngayon, ang tanong, yan, nagsasalita pa. Okay, so ngayon, ano bang nangyari? Bakit ganun? Kasi mga idol, kapag kaya nakadetect ng kuryente from our susian, no? Ibig sabihin, kaya dalawa yung wire natin eh. Mag-o-on siya pagka nagka yung regular na trabaho niya na. Yun na yung gagawin noon, di ba? Ngayon kapag kayan naka-parking mode na, in-off mo na, naka-on 'yan. Pero ibang purpose, hindi siya yung katulad nung purpose na naka-on yung as in nagda-drive ka. Kasi mga idol, bakit iba yung sinasabi kong purpose, no? Kasi ito mga idol, magsi-shift 'yan. Magsi-shift 'yan sa time-lapse. 'Yun, time-lapse video. So, ibig sabihin, yun, pagka naka-timelapse ka kasi, kung naiintindihan natin yung mga video, no, though, parang naka-pass forward yun. Pero,
yun yung pinaka mababang kumain ng kuryente at ng memory, no? Kasi totoo lang, ang 32 gig mo, kapag kayan tuloy-tuloy na nagbi-video, nako, sa experience ko siguro mga 16 hours, 12 hours lang napapatungan ng iba. Parang ganun, or 16 gig ba gamit ko, hindi ko na matandaan. Pero pag naka-timelapse ka, ibig sabihin yung memory nito is aabot hanggang mga siguro mga 5 days yon, yung 32 gig, no? Kasi naka-timelapse, mas matipid yon kasi yung frame rate nun mas mabababa. Yun. So background lang, no, alamin niyo na lang yung tungkol sa time lapse. And then yung consumption noon mas mababa kasi halos ganun ang design eh. Alam niyo yung video na yung ang bibilis, yung kunyari liliwanag, didilim, tapos ang bilis ng takbo ng clouds. Yun. Yun yung time lapse, no? So kahit sa cellphone meron noon, mas minimal ang consumption ng kuryente noon at ng memory. Yun yung design noon. Okay, so ngayon, pakita ko pala sa inyo. O yan, oh. Ngayon, kasi nagsesearch ng memory card eh, kaya yan nagaganyan. Pero tignan nyo, ah. O yan, pati yung blue, oh. Okay, sige, paki-off mo nga yung susi. Yan, off niya. Yan na, off na yan. Yun, oh. Tignan mo, tuloy-tuloy pa rin siya, oh, diba? Hindi nakakat yung kanyang kuryente. Tuloy-tuloy. As in, nagre-record pa rin yan kung may memory card. Mamaya papakita ko. Pero, nga pala mga idol, ang kailangan i-set up natin to eh, mamaya. Okay, so for the meantime, no, ibabalik ko muna to. And then, ito itong wire na to is kailangan ibay-bay ninyo na maayos kasi aakyat yan dun. Hanggang makarating dun sa harap, no? So, bahala na kung paano tirada ko dito. Pero, ganun ang mangyayari dyan. Game? Pakita mo to. Okay, so kung paano makakalusot, hanggang doon sa taas, tanggalin nyo itong rubber. Ito, to. Ayan o. Ayan o, bubunutin nyo lang yan mga idol. O. Pag abunot mong ganyan, pabaybay mo na doon, hanggang makarating doon sa harap. Ayan. O, tara. Install ko muna ito. O. Okay mo na siya. Gilid mo lang dyan. Ayan. So, mekos-mekos na ni idol yan. Yo. Ito na, yung sinasabi ko, bakit kailangan namin walang screen? Ba't yun ang napili, no? Kasi dito, ito yung mga sensor-sensor kasi nandyan, kung ano-ano man, no? Wala akong papwestuhan, na lang ano, dito, pwede rin naman, pero bahala na si Bayaw, pero balandre eh. So, nakikita ko dito. Ngayon, pag kinapit mo yan dito, yan, medyo mas clear yung view. Ngayon, ang tanong, syempre tatanong nyo sa akin, eh, naka-offset. Pero huwag kang mag-alala. Kasi yung field of view, FOV, no? Field of view na itong ating dashcam, is napakalapad naman. Kahit sabi mong dito mo siya ikabit, eh, tanong pa rin yun. Ganun kagaling tong dashcam na to. At ito naman, mga idol, ha, pagdating sa ating memory card, alam nyo na, Ultra 1, 2, 3, kung ano meron, or class 10, yan o. Class 10. Bakit class 10? Kasi hindi pa pwede. Makita nyo, no, yun may C tapos may 10 sa loob. Hindi pa pwede yung class 4, ganun. Kasi lagi nyo aalalahanin dyan mga idol. Itong dashcam natin is dual dashcam. No, yung iba 2K. Yan. So, ibig sabihin, dalawang video ang nire-record niya sa, at the same time. So, ibig sabihin, yung writing speed, dun tayo nagkakatalo. Yung writing speed niya dapat mabilis. Yun. Kasi kapag hindi tama ang memory card, may nagre-reklamo niyan. But yung ano, yung dashcam ay gumana. Hindi po yan sa dashcam. Ang problema niyan, nilagyan nyo ng memory card na pekinis. Meron din mga idol ha. Ang dami niyan. Yung mga worth 300, 400. Naku, peki yun. Sasabihin ng 128. Pero totoo lang, yung writing speed nun napakabagal. No, wag yun. Madodoble yan lang kayo ng gastos. Kailangan doon yung sa mga legit, sa mga mall, PQI, Kingston, na legit. Yun, mga idol. Legit is the key. O, tara, install. Okay, so mga idol, nakikita ninyo, nakasabit lang muna siya. Kasi, kailangan makita yung tutok bago ko idikit. So, ibig sabihin niya, mga idol, is, kukonek ako dito sa kanyang wifi. And then, authenticating, mali naman yung password ko kanina. So, password is 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, then connect.
Okay, so kukonek ako sa wifi niya, which is ito yun, no? Password is 1234-0 1234567890 yun. Yun yung password niya, and then bubuksan ko na yung DDPI app, no? Which is yun nga, na-scan sa ano. Okay, so mag-a-add na ako. Yan, add tayo ng device. Okay, device na to. Okay, no screen dashcam. Okay, next. Install the device and power it on. Okay na, connect to Wi-Fi. Yes, nakakonnect na ako. And then initializing network. Okay, okay, may na pala ilaw nito. Oh, hindi nyo masyado nakikita, di ba? Yun! Oh, yun, nakahango. Oink, 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 oink. Yun. Sabi niya, i-align ko daw. Teka lang, yan, ganyan, oh. Okay, so, yan yung kanyang preview, oh. Kung mapapansin ninyo, oh. Nakasabit siya. So, ngayon, paano ba gagawin natin? Is, dapat makita ko kung paano na yung lagay niya. Let's say, dito ko nilagay. Sabit, no? Dito. Yun, oh. Sabit talaga yun. Pero pwede na, oh. Ayun, oh. Kaso buladas talaga, eh. No? Bad trip, eh. Pagka dito, yun sana, no? Kaso, yung view naman, ang kaso mo dito, yan, oh, mga idol. Ang view naman, yung view nung nakasakay. Dito kaya. Siguro dito na lang. Kaso babibrake naman. Okay. So, ito yung mas mahalaga ng mga idol. Okay. So, H.265, no, meron kasi siyang sariling encoding. Pwedeng mas matipid sa ano, memory. Then recording resolution, no, mamili ka kung HD or 1296p. Ano, ewan ko kung ano ba 'to, kung 4K, hindi pa siya 4K. Basta 'yun, no. Mas mataas ang resolution kung gusto mo lang. And then watermark, date watermark, no. Then speaker volume pagka pinakinggan mo o nagsasalita siya, no? So microphone recording kung gusto mo, switching tone yung patunog-tunog, and then capture video ko, video clips. Okay, ito collision sensitivity, ito yung emergency video. So pagka nakaramdam siya ng vibration, so magre-record siya. So nasa sayo na yan. Ako palagi ko dapat low lang kasi ultimo yung rumble strip, magre-record na yan, eh. And then, ito na, mga idol, is yung pinamalaga, parking monitoring. Ito yung parking monitoring, ha? Yan, oh. Parking monitoring. So, sa parking monitoring, okay, after vehicle is turned off, yan. Sabi niya, normal recording, but will overwrite the, yan, oh. Ito yung binabasa ko, ha? Okay, will greatly save, no, device storage space, but the play speed will up, no. So, ibig sabihin, para tong ano, yun nga yung sinasabi ko, yung para siya naka-timelapse, no? And then, normal video is yung nagre-record talaga siya ng video. As in, normal. Kung paano yung recording niya nung tumatakbo kayo, yun din, no? So, malakas ang memory to. Kaya nga sinabi niya, pagka daw napuno yung memory mo, eh, mag-cycle siya. So, maglagay ka ng 128 or mas mataas pang memory card kung gusto mong ganyan. Then, dormancy is, ibig sabihin, na standby mode siya, then device will wake up pagka may emergency event. Ibig sabihin, pagka naalog lang. So, ano ba gusto mo dyan sa mga yan, no? So, sa akin, isang recommendation niya, shrink the video. Ibig sabihin, naka-timelapse. Para mas matipid. So, yung 32 gig mo, abot na 5 days yan. Then, mas matipid. O, tignan pa natin, ha? O, parking monitoring pa rin. Dito pa rin tayo. So, video duration selection, o 24 hours, 12 hours, 48 hours, bahala ka kung gaano ka haba yung video duration mo. So sabi ko dito is 24 hours, no? Pero ito na yung sumusunod, mga idol, na sinasabi ko, na nakipag-usap siya, constantly minomonitor niya yung voltage ng inyong battery para mag-record, no? Kasi kapag ka naman sobrang baba na, edi nalobat ka naman. Yan, o, sabi niya, device turn off automatically when it detects the battery is below the selected voltage to protect the battery. Kasi naman baka sobrang baba na. So sa akin dyan, mga idol, dapat mga nandito lang. Kasi baka malobat naman tayo ng gusto. Okay, so yan yung ano nyo, yung na-monitor niya. Oh,
Di ba? Kung mga date and time yan, you know, nakalagay. Sabi niya, kaso ewan ko kung calibrated yung time na, yung date niya mismo ngayon. 9:56, yan o. Sinasabi niya, yun nga sinasabi ko, no? Constantly minomonitor niya kung anong voltage ng sasakyan natin. Yun. So sa akin, mga idol, is iset lang natin to sa mga high or middle para hindi naman lobat na lobat yung sasakyan natin. Mamaya hindi na mag-start, di ba? Nakatakot naman. Mga idol, ito ha, hindi yan naka-on yung susi ko. Yan, oh. Normal niya lang yan pag ganyan. Yan, naka-off yan. Then ito, yan o. Oh. Alright, so yun na nga po mga idol. No, siguro try ko na magbigay pa ng mga video sample sa inyo, which is hindi na pinag-uusapan yun. Basta DDPay, maganda na yan, malinaw na yan. Talagang ang target ko lang is masagot yung mga nagtatanong sa akin na sir, kasi sa akin, yung sasakyan ko, nakaparada sa labas. No, minsan, may pinupuntahan ako na no choice sa kamag-anak ko, walang parking. Sa labas ako pumaparada. Pwede ba maprotektahan yung sasakyan ko 24 oras? Yan, sagot dyan. Sa ordinary na dashcam na meron siyang USB, pluggable, di baterya yun. Or eto nga pala yung DDPay N1 natin is N1 dual. Is capacitor type, hindi siya battery, which is mas maganda siya sa mainit na lugar, which is lagi siya nakababad sa direct na araw dahil nasa windshield siya. And then yung battery life, or actually wala siyang battery life dahil nga capacitor ang ginamit niya, unlike sa ibang dashcam is hindi capacitor. Ang nangyayari sa kanya is nasisira yung battery, then wala na yun. Ngayon ang tanong nga, 24 hours ba nagmo-monitor din yan? Ordinary dashcam, yes. 24 rin oras din nagmo-monitor yan. Pero, yun nga no, medyo limited. Kasi yung battery niya, ang gagawin niya lang is, syempre, malakas sa battery rin ng dashcam eh. Ang mangyayari sa kanya dyan, i-record niya kapag ka nabunggu ka na. Ibig sabihin, may collision bag, nabangga, naalog, magre-record yan. 20 second clip. Para lang makita mo kung sino yung nakabunggu. Yun. Pero yung actual, kung paano niya nabunggo, hindi niyo mapapakita. Bakit? Kasi technically, naka-off siya doon, naka-standby. Pag nabunggo lang, naalog, na-sense niya, i-record niya, makikita niya kung sino nakabunggo sa iyo. Unlike na itong ginawa natin, ito talaga yung 24 oras na nagmo-monitor siya. Naka-on niya, 24 oras tuloy-tuloy yun. Pero, yun nga sinasabi ko sa inyo, hindi sila naka-design ng ganun dahil nga malakas sa battery, malolobat yan yung inyong sasakyan. So, yun nga, no? Yung isa pang tanong ninyo, bakit hindi ba kaya nung dashcam battery itself lang? No? So, ang tanong ninyo, para kayo nagtanong sa akin na yung GoPro, no, or yung cellphone ninyo, i-on nyo lang yan ng, basta gamitin nyo, i-on nyo lang. Ang GoPro nga, mga isang oras lang, lobat na yun. Ganun din ang dashcam. Hindi niya kayang mag-hold ng 24 hours na tuloy-tuloy recording. Hindi kaya ng battery niya itself. Pero pag kaya, tinap mo na sa battery mo, na sasakyan, yun, kaya na. Pero, hindi pa rin ganun katagal na iniisip mo. Malulobat at malulobat yung sasakyan mo. Hindi uubra. Kaya talagang, siguro yun, mga 24 hours lang. Siyempre, gagamitin mo rin naman agad uli yung sasakyan mo. Pero masyado na matagal. Tingnan natin, endurance na lang, no? Patay ba yan, pagalingan na lang ng pagkakadesign ng dashcam. Kasi katulad nga itong DDPay natin, no? Meron siyang IPS o power management. No, meron siyang nakita ninyo, meron siyang device na may module, nag-uusap sila. Pag kayo, nag-uusap, medyo babaan natin yung kuryente. Kasi kailangan pa natin magtrabaho na mas matagal, bababa niya yun. Yun ang kagalingan. Hindi pwedeng, porque may nakita kang hardwire, pwede na sa dashcam mo. Hindi ah, nag-uusap yun. Ganon mga idol. So warning lang, baka malobatin kayo. Pumili kayo ng tamang dashcam at tamang kable para doon sa inyong dashcam. DDPay N1, tapos yung hardwire kit. Yun ang bibili nyo. Yun lang po muna mga idol, maraming salamat po. Okay, so ngayon, no, yun yung sasakyan natin, ha. Yan, ha. Ano yan, naka-off na yan. Inihatid ko na, eh. So, turn on ko lang to. Try natin mag
collect ng video. So, yan, no. Naka-off yan, nakalaki yung sasakyan na yan. Kumukonek ako sa kanya. So, ibig sabihin, 24 hours, naka-on siya. Yan. So, ngayon connected na, kuha tayo ng footage. Yan, no. So, devices ko, N1 Dual. Yan, no. Makita nyo. Yan, no. Yung may dilaw na yon, ang sinasabi niyan dyan is, ano, parking monitoring. So, yan, tumakbo ako, iniatid ko yung sasakyan, then ito, parking monitoring uli. Di ba? Ngayon, pag sinabi niya parking monitoring, kasi magda-download ako ng parking monitoring. So, ibig sabihin is, yan yon. Okay, so dinadownload ko, yan o. Makita ninyo na, di ba? Yun, o, yan o, pinart ko na yung sasakyan ko. O, di ba? Itong dala kong sasakyan ngayon. So, ako yan, nasa harap. Ito yung loob ng sasakyan na Veloz. Ngayon, kung napansin ninyo, di ba? Naka-ano siya, naka-timelapse. Pero ngayon, yan o, dahil pumasok ako sa kanya, yan, i-stop siya sa pag-timelapse. Ang alam ko, ganun yan. Mag-twitch is, ito yung video na yun. Then, pagka nag-play ka, yan o. O, di ba? Ang bilis. So, yan o, o. Napas forward siya, di ba? Yan yung timelapse. Ngayon, habang naka-timelapse siyang ganyan, ang gagawin mo dyan, yung play speed, which is babagala mo, yan o, 0.5 speed. Yun. So, mas mapapabagal mo pa yan, depende sa player mo, sa video player mo. Yan o. So, konting bagal pa, pwede mo pa siyang pabagalin. Pero, ayun nga, ang mahalaga dyan mga idol is, nakita mo kung sino yung nakabangga sa sasakyan mo. Di ba? Okay, so ang problema naman natin, no, kapag ka naka-timelapse ka, actually makukuha mo pa rin naman yung incidenting mga mangyayari. Yan, no. So ang nangyari diyan is alam niyo na kapag ka, 'di ba, 30 frames per second ang normal na video, ganyan. So ito is mga 5 or 7 frames per video lang. So ang mangyayari sa inyo, ang normal niya kasi is, kunyari, ino-normal ko ha, normal speed. Di ba, pagka normal speed, ang playback nyo, normal speed. Yan, mga ganyan yan. 1 times 1. Okay, ayan. Pagka normal speed, ganyan siya. Ayan, bilis, di ba? Bilis. So, para mapanood mo siya ng matino, ang gagawin mo dyan is, sa player mo, i-reduce mo yung speed niya, which is ito yon. So, speed is bababa ko ng, let's say, 0.125 times. So, ito, slow mo na to. Sa ibang camera, sa ibang video, slow mo na to. Babagal yan. So, ano mangyayari? Oh? Diba? Naging mabagal na yung galawan. Pero, makita nyo, frame by frame lang. Oh. Para siyang nag-picture-picture lang per seconds. Diba? 2 or 3 frames lang yan, you know. Pero at least makukuha mo kung ano yung nangyari pa rin, yan o, diba? So ganun ang nangyayari kapag naka timelapse. O, tignan mo, pag nilabas ko yung sasakyan, ha? O yan, tignan mo, pag nilabas ko yung sasakyan, o, yan yung sasakyan kong dala, o, diba? O, diba? O, diba? Kalina, ang bilis niyan, eh. Nakuha mo pa rin yung mga idol. Stop.